Dalawa lang, mamili ka. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali. Bobo dahil aminin mong bobo ka at hindi ka karapat-dapat sa PNP, dapat masiba ka na sapagkat at makulong pa sapagkat hindi mo alam ang pinanggagawa ng bata mo na inirekomenda mo sa PDEC, bobo. O tiwali, alam mo na itong bata mo ay gumagawa ng kalokohan at inukonsinti mo. Mamili ka lang, dalawa lang. Bobo o tiwali ka? Wala akong mapili, owner. Kung bobo na lang. Aso ko lang mapili. Tanga. Ito po ba ay savings? Meaning, tuwing merong nagaganap na raid at may nahuhuling shabu, merong kumukupit, tinatabi. Ito ba ay imported? Hindi pa rin po nasasagot. And Your Honor, maybe we can ask Mayo. Mayo? Mayo, saan galing ito? Since ikaw po, ikaw yung may-ari ng lending company, yes, na kung saan nahuli yung mga drugs, saan nang galing ito? Your Honor, I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Ikaw ay may-ari ng lending company, di ba? May mga dokumento na magpapatunay, isa ka dun sa may-ari. Mag-invoke ka pa rin? Yes, Your Honor. Hindi mo pwede makontento? Nakakulong na sa ilalim, baba? Hindi, dito nakakulong sa atin, pero nakakulong ito ngayon kasi sige. Criminal case na ito eh. Alright, ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, palagi. In fact, nagkaroon pa kami ng diskusyon ni Major General, what was the name of that? Major General? Major General Domingo, na dapat tuwing magkaroon ng raid, nandun agad yung mga witnesses, barangay, media, hindi naman necessarily sasama sa raid. Ang sa akin, nasa area lang, when the smoke is clear, darating agad yung mga witness para mag-observe dun sa proseso ng inventory and all. Ang nangyari, Mr. Chair, dumarating na lang yung mga witness after 30 minutes or an hour. Yung 30 minutes na yun, 1 hour, marami na pong pwede mangyari doon. Yun na sinasabi ko siguro, dudukot sila at tatabi. So, maaring savings or maaring imported or merong laboratory dito na pinanggalingan noon. Ano bang yung may-ari nitong shabu? Chinese? Ano ba? Ano ba to? Vietnamese? Anong nationality may-ari nito? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Pero kilala mo ito, yung may-ari ng shabu? Sir? No, Your Honor. Hindi mo kilala? No, okay. Your Honor. So kung hindi mo kilala, paano napunta yung shabu doon sa pag-aari mong building kung hindi mo siya kilala? May I consult my lawyer, Your Honor? Sige, pakikonsulta lang. Sige. Your Honor, I book my right to remain silent. Kala ko may sasabihin ka na eh. So, nag-invoke ka ng rights. Okay. Kasi nga, Sergeant Mayo, sabi mo hindi mo kakilala. So kung hindi mo kakilala, eh bakit nagkaroon ka ng pagkarami-raming shabu doon sa building na pag-aari mo? Kailan mo ba inirent yung building na yon? Matatanda mo ba? Give me a year. 2 years ago, 3 years ago? I cannot recall, Your Honor. You cannot recall. Pero was this just recently or 3 years ago? As far as your recollection is concerned, huwag mo na sabihin yung buwan. Mga anong year mo pa na naging pagmamayari itong building na ito? 5 years? 10 years ago? Nag-renta lang, Your Honor, around 2019. Ha? Mga 2019, Your Honor. 2019? Renta lang. Nirenta mo. Patatanda mo pa kung sino yung landlord nitong nirentahan mong office na kung saan nakitaan ng mga shabu? Yung may-ari, yung landlord mo? May I consult with my... Of course. Sige. Hindi ko pala alam mga pangyayari.
Foundation. Bilis-bilisan mo yung pag-advise mo, attorney, at naubos yung oras natin dito. Sige. Your Honor, hindi ko po maalala kung sino yung exact na nakausap po doon, pero ito'y pag-aari ng isang foundation. Okay, sinong may hawak ng susi pag wala ka? Yung pwedeng pumasok doon, lumabas, ayusin yung opisina, maglinis, kanon. Aside from you. Ney Atadero, Your Honor. Si Atadero, siya nakapaglinis doon. So, wala bang CCTV doon sa kwarto? None, Your Honor. None. So, nung pagkakaroon ng shabu doon sa loob ng building, nasabi mo si Atadero ang nakalabas-masok bukod sa'yo. So, I'm sure hindi mo aminin na ikaw nagpasok ng shabu. Definitely, sabi mo you'll invoke your rights to self-incrimination. Against self-incrimination, so hindi ko natatanong yon. So ang tanong ko, so maring si Atadero ang nagpasok nung shabu nung wala ka? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Hindi nga, Sargento, di ba sabi mo si Atadero may hawak ng susi, may access sa susi bukod sa'yo? E di kung hindi ikaw nagpasok at hindi si Atadero, multo ang nagpasok ng mga shabu sa loob ng building na nirentahan mo. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Okay. Your Honor, I'm sure wala tayong pupuntahan ito, puro invoke lang ito ng right. Dalang tanong na lang. Yeah, ganito na lang. Sige, after your two questions, I will, sige. Okay, matapos mahuli, mabulag, mahuli ng mga pideg, yung shabu sa apartment, I'm sa business, lending business na kung saan ay pag-aari, isa ka sa mga may-ari, inoperate ka at ikaw ay nahuli. Nahulihan ka ng in possession of, I think, was that 2 kilos? Ilang kilo ba yon? Nahuli sa'yo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Okay, sige. Nung mahulihan ka after nang ikaw ay ma-operate, and then nag-operate kayo sa Pasig, sinama kayo after several hours, inoperate nyo yung sa Pasig na kung saan minahuli ng mga baril. Tama? May I consult with my lawyer? Yes, of course. Your Honor, it's a legitimate police operation, Your Honor. Illegitimate o legitimate, sir? Legitimate. Legitimate operation. Kaya nga, matapos ka mahuli, mahulihan ng 2 kilo ng shabu, so ginamit ka para magkaroon ng legitimate operation against doon sa mga kasama mo? I invoke my right to remain silent. Okay, anyway, sige. Ginamit ka o ikaw yung bisyo nagsabi kanina, legitimate operation, sumama ka, tama, di ba? Legitimate operation. Yes, Your Honor. Okay, now kahuli lang sa'yo in possession of drugs, and then dapat nakaposas ka na, tinanggalan ka ng posas, pinag-uniforme ka, at meron kayong nahuli na may mga baril, di ba? Wala nga lang drugs, kailang mga baril ang nahulihan, nahuli doon sa may Pasig ba to? Is that Pasig? Legitimate operation siya sabi mo? I invoke my right to remain. Kasi sabi mo lang legitimate operation. O sige, legitimate operation. So, bakit, Mr. Chair, siya yung nahuli, pinusasan, tinanggalan posas, pinauniforme, and then, nung mahuli
yung may mga barrel na inoperate, sabi niya, legitimate operation, siya pa ang nagbasa ng Miranda rights doon sa na-operate nila, legitimate operation. Ikaw ang nagbasa ng Miranda rights, tama? Yes, Your Honor. Oh. So, bakit ka mag... Dapat ikaw ang binasahan ng Miranda rights at ikaw ang pinusasan. Ang nangyari, ikaw ang nagposas at nagbasa pa ng Miranda rights sa kasama mo. Kasi kaya nga, inoperate mo yung legitimate operation, ginamit ka para mahuli yung mga kasamahan mo. Diba? Memorize mo ba yung Miranda rights? Memorize mo? Memorize, Your Honor. Okay, sige. Paano mo binasaan Miranda rights yung nahuli mo? Pwede, pwede ba paki, ano sa amin? Kung memorize mo Miranda rights? Sige, pakibasa. Kunyari, binabasa mo yung nahuli mo sa legitimate operation ng mga baril. Yung pinusasan mo at binasaan mo. Pakibasa nga, pakisabi. Ikaw, blah, blah, blah. Ay, inuli namin sa isa ng warrant of arrest na in-issue ng courting ito. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin sa'yo sa korte. Hindi ko nakakabisado yun ba, sir? Hindi mo kabisado. Naging sarhento ka, hindi mo nakabisado. Dapat kabisado mo yung Miranda rights. Very basic yun. But anyway, sabi mo, ikaw blah blah blah. Fill in the blank. Sino yung blah 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 na yun? Pwede mo malaman? Judith Francisco, sir. Judith Francisco. Okay. Now, yung boss mo si Colonel Ibañez, tama? Yes, sir. Okay. Yung pagrenta mo ng apartment na sabi mo, eh, hindi mo na maalala kung kailan ka nagrenta doon o kailan ka nag-sign ng kontrata. Alam ba ni Colonel Ibañez na ikaw ay may lending company? Hindi ko po lang alam, sir. Hindi mo alam? Your Honor, alam kung alam niya, sir. If I may, tanungin natin si Ibañez. Dito kayo si Ibañez. Dito pala. Alam mo, Ibañez, mayroong lending company si yung bata mo, yung batang sarado mo. Alam mo ba na may lending company? Honestly, Your Honor, ang alam ko is matagal lang sarado yung lending niya. Ano? Matagal na pong sarado yung lending niya, Your Honor. Pero alam mo na meron siyang lending company? Noon, Your Honor, noon. Alam mo? Yes, sir, noon pa. Tapos alam mo, matagal lang sarado? Yes po, Your Honor. Eh, pero, Colonel Ibañez, kayo ba ay nakakapunta doon sa lending company nung bukas pa, nung sa isip mo na bukas pa, nakadalaw ka na po doon? Honestly, Your Honor, hindi ko alam yung address nung lending kuan niya. Ang previous na alam ko is yung sa Tayuman, Your Honor. Hindi, yung lending company na kung saan nahulihan ng... Ah, hindi po, Your Honor. Hindi mo alam? Matagal ko na pong alam na wala na siyang lending, Your Honor. Hindi, pero alam mo noon na meron siyang lending company. Alam ko, Your Honor, yung sa Tayuman. Yung sa Tayuman? Yes, Your Honor. Okay, Colonel Ibañez, napakalaking shabu yun. Sobrang dami ng shabu yun, 990 kilos. Kanina tinatanong ko for invoke rights against self-incrimination. Maybe siguro ikaw hindi mo sabihin yun. So, paano po nakarating yung 990 kilos ng shabu doon po sa building na yun, na pag-aari ni ano, Mayo? Wala po akong idea, Your Honor. Wala akong personal knowledge, Your Honor. Ibig sabihin, hindi mo monitored yung gawain ng mga bata mo? Yes, Your Honor. Hindi ko po alam yung pangyayari na yun. So, ang sinasabi mo dito ngayon, inosente ka sa lahat ng kabalastugan ng bata mo. Yes, Your Honor. Di po ba, Colonel, itong si Mayo nagdi-deliver sa'yo? Your Honor? Nagdi-deliver sa'yo. Ang accomplishment, Your Honor. Ano, no? Accomplishment, Your Honor. Hindi. Alam mo na yun, sinasabi ko. Nagdi-deliver sa'yo? Wala pong deliver na ano po yung yun. Ah. Pwede nagdi-deliver sa'yo ng bag na may lamang pera. Wala po, Your Honor. Pwede nagdi-deliver sa bank account mo. Negative po, Your Honor. Negative. Kasi nga naman, Colonel Ibañez, huwag natin maglukuhan dito. Itong bata mo na isang sarhento, mababa ang rango kung tutusin. Wala siyang kakayahan on his own to possess that huge amount of shabu.
on his own. Meron at meron siyang kasabwat. At yung kasabwat niya, hindi pwedeng katulad niyang dilis. Ang mga kasabwat nito, mga lapu-lapu, pating at balyena. Do you follow? Nakuha mo yung logic? Yes, Your Honor. So, sino po yung mga tinatawag kong pating at balyena? Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Sa palagay mo, sir? Wala po akong alam, Your Honor. Oh, paano walang alam? Bata mo ito, di ba? Kayo sa ano tinatawag na offline ninja. Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Wala kang personal knowledge? Wala po. So, Your Honor, if I may, i-rephrase natin yung question mo. Sige po. Ibañez. Yes, Your Honor. Kernel ka na, ha? Yes, Your Honor. Maniniwala ka ba na itong sarhinto lamang ay kayang mag-accumulate ng isang tuniladang siyabo? Huwag mo kulukuhin na maniwala ka. Sarhinto lang, kaya niya yan. Wala po akong idea, Your Honor. Pero tinatanong kita kung yes, kaya, naniwala ka ba? Yes or no? Perhaps, Your Honor. Perhaps what? Kaya niyo, Your Honor. Di ko kasi alam, Your Honor. Di ako makapagbigay ng exact... Tinatanong kita. Yes, Your Honor. Kaya ba niya na isang sarhinto na mag-accumulate isang tuniladang siyabo na siya lang, mag-isa? Anong sanong mo? Sagot mo, yes or no? No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. No. So, naniniwala ka na mayroong tao sa likuran nito? Kasama ni Mayo? Maybe, Your Honor. O maybe? Yes. Why maybe? Kasi po, Your Honor, wala po talaga akong personal knowledge dun sa... Maybe po. Wala nga. Sige, wait, Senator Tulfo. Colonel Ibañez, sir. Kayo po ay full-fledged colonel. Lieutenant colonel. Light colonel. Okay. Colonel, bata mo si Mayo, right? He reports directly to you. Ikaw yung superior niya. Isa siya sa mga tao, Your Honor, sa... Yeah, pero tao mo siya. Yes, Your Honor. Ikaw nagdala sa kanya sa pideg. Ako po nag-request, Your Honor. Exactly, nag-request ka. Now, dalawa lang, mamili ka. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali? Bobo dahil minimum bobo ka at hindi ka karapat-dapat sa PNP, dapat masiba ka na sapagkat, at makulong pa sapagkat, hindi mo alam ang pinanggagawa ng bata mo na inirekomenda mo sa PDEC, bobo. Or tiwali, alam mo na itong bata mo ay gumago ng kalokohan at kinukonsinti mo. Mamili ka lang, dalawa lang. Bobo o tiwali ka? Wala akong mapili, Your Honor, kundi bobo na lang. So kung wala akong mapili, tanga. Hindi nga, sir. Honestly, I'm serious. This is no longer a joke. Because kung kayo po, kasi hindi ka abot sa colonel, my father was a colonel. And I admit, matalino ang tatay ko. At lahat ng colonel para sa akin matatalino. Hindi nyo maabot yung ganung rango, colonel, kung kayo ay bobo. So, this time, baka nagbububuhan lang kayo para makalusot kayo sa pagiging tiwali. So sabi mo, hindi ka bobo, hindi ka tiwali. Tanga ka kasi hindi mo kayang sagutin po, sir, yung napaka-simple question. I think, Your Honor, wala tayong mapipiga na rito. Your Honor, alam mo, ilang hearings na tayo, itong si Mayo is very uncooperative. Refuse to cooperate with this committee at ayaw magsabi ng totoo. I think it is better if somebody would cite him, would move for the citing in contempt of this Sergeant Mayo. Pero nakakulong na siya, Your Honor. Ganito nga, nakakulong siya ngayon, di ba? Oh. I-cite natin siya in contempt before this committee, then wag na tayo makipag-agawan ng physical custody sa kanya. Doon sa, kasi may kaso na yan siya, hawak na siya ng BGMP. So ngayon, kung mayroon tayong contempt order laban sa kanya, sigurado ako, magagaling yung mga abogado nito. Gagamitin yung mga lapses na nangyayari sa operasyon na ito, makakalabas rin yan. Ang daming pera niyan eh.
Daing pera yan, makakalabas yan. So paglabas niyan, imumonitor ng Sergeant at Arms natin. Paglabas niya, arestuhin kagad ng Sergeant at Arms at ikulong dito sa Senado dahil existing pa yung kanyang contempt order. So I think that's the best way to do this. Okay, Your Honor. Makakalabas na yan. Pwede ba ako mag-suggest? Yes, go ahead. You make the decision of motion. I-cite natin yung contempt si Colonel Ibañez. Yeah, you can do it. We can do it. Kasi plain and simple, Your Honor, siya mismo nagsabi from his own mouth na siya yung nag-refer kay Ibañez sa PDEG. So therefore, lahat ng galaw ng bata niya, alam niya. And he must and he should. No. Alam niya. At yet, nagmamaang-maangam po siya dito sa atin ngayon. Niloloko niya po itong committee na ito. Ginagawa niya pong bobo ang committee na ito by saying na hindi niya alam ang galaw ng mga bata niya. Of course, this Sergeant Mayo will not do anything na hindi alam ng boss niya. And also, yung ganong kalaking kadami ng shabunan, 990 kilos, hindi niya makakamkam yan, mabubo on his own kung walang basbas ng nakakataas sa kanya. At sino po yung nakakataas sa kanya? Colonel Ibañez. And this gentleman now is lying through his teeth. And he's making a fool out of us. So therefore, may I suggest, cite in contempt, Colonel Ibañez. Exactly. Para madala. Kasi, exactly. Alam mo, Colonel Ibañez, at lahat kayong mga pulis na tiwali, I'll give you the dose of your own medicine. Pag yung mga pobreng kababayan natin, mahirap na kababayan, konting, sa tingin nyo, konting salita na nagsisinungaling, kinukulong nyo na agad. Totoo yan, Mr. Chair. Sa experience ko, I agree. Pag meron silang ini-interrogate na sa palagay nila ay involved sa crime na binibintang nila, kahit wala pang ebidensya, agad-agad kinukulong. Sabihin, sinungaling ka, kulong ka, may kasamang batok. Now, how about kung ipakita natin sa malilit nating kababayan na patas tayo dito sa Senado, kung kaya nila magpakulong ng pinaghinalaan ng suspect na eksisinungaling, kaya din gawin natin yan sa kanila. Yes, but before, Your Honor, before you make the necessary motion, I would like to acknowledge the presence of Senator Dinggoy Estrada. Go ahead, you can make the necessary motion. And Colonel? Yes. Like I said, mataas po ang respeto ko sa mga Colonel because my father was a Colonel. And I know na hindi pwedeng hindi mo alam yung galawan ng mga bata mo. Kaya mo siya dinala sa PDEG because he's good. Tama? But you're better. He's good, you're better. Kasi Colonel ka, siya'y sarhento. Kasi kung mas magaling siya sa'yo, siya dapat ang Colonel, ikaw dapat ang sarhento. Kaya ka naging Colonel because you're better than him. So therefore, if you're better than this guy, hindi siya makakalusot sa'yo sa lahat ng ginagawa niya. Monitored mo siya. Nasa microscope siya mo. And now you're telling us you don't know. You don't know anything about his activities. And for me, that's a big, big lie. And nobody will believe you. Kahit siguro yung kindergarten, hindi maniniwala sa'yo. Totoo po yan. Sino maniniwala sa'yo na bata mo na nirekomenda mo makabuo ng 990 kilos on his own? Pero kanina, sinabi mo, pwede, possible na may kasama. Sabi mo, pating balyena. Tinanong ko, sino yung pating balyena? Ayaw mong sabihin. Hindi mo alam. Diba? Pero alam mo kung sino yung pating at balyena na nasa likod niya. Kaya lang, hindi mo lang aminin. So therefore, Colonel, Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibañez, sir, you are lying and it hurts us dito sa committee na ito. Na magsisinungaling ka sa amin. Ayoko naman na lahat ng papatawag namin dito gagaya sa iyo, puro sinungaling na lang. And that's the reason why I suggest to this committee, to our Honorable Chair, former Chief PNP, Senator Bato de la Rosa, now a Senator, is to cite you in contempt. Para ipakita sa taong bayan na hindi lang malilit na mga Pilipino ang pwedeng ipakulong. Dapat makatikim din makulong yung mga tao nagpapakulong sa mga inosente natin mga kababayan. Ilan na pong napakulong nyo, Colonel? Ano ko lang.
matanong ko, ilan na po yung nahuli na nahuli niyo sa mga bypass operation? Marami po, Your Honor. Marami. Ilan po doon na naplantahan? Hindi po ako nagpaplanta, Your Honor. Kasi nga po, kaya nga sobrang dami, Mr. Chair, ng shabu, pwedeng ginagamit yung pamplanta. Saan sila kukuha ng pamplanta, Mr. Chair? Doon, yung sa savings na yon. Planting of evidence. Meron silang gustong ipitin, gusto nilang makulong, ipipitas lang doon sa 90, kukuha lang silang isang kilo doon, o paplanta doon, planta rito, planta doon. Kaya ako'y naniniwala, Mr. Chair, marami mga nakakulong ngayon sa iba't ibang kulungan natin sa Pilipinas, mga inosente at biktima ng paplanta. And ito, ito na ebidensya. Ito na ebidensya. Nakaipon sila na pagkarami-raming shabu, ginagamit yung pamplanta recycling. Colonel, isang tanong na lamang po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo? 25 years, Your Honor. 25 years. Mahaba, mahabang panahon na ako kayo sa serbisyo, di ko ba? Yes, Your Honor. So, in that 25 years sa service, don't tell me hindi mo monitored yung gawain ng mga bata mo. Di ba SOP yan na dapat monitored nyo yung galaw ng mga bata ninyo? May tinatawag na command responsibility, tama? Yes, Your Honor. Okay. So kung gagamitin natin yung salitang command responsibility, eh dapat ikaw ay maparusahan din. At yung parusa na yun, for now, umpisa natin sa for you to be cited in contempt. Command responsibility, ba? Naniniwala ka, di ba? Sa PNP, narinig mo yung salitang command responsibility, sir? Yes, Your Honor. So if you'll follow that principle of command responsibility, then meron kang responsibilidad with this guy, Mayo, and therefore, dapat ikaw ay makatanggap din ng parusa. Tama ba, Mr. Chair? I agree with you, Your Honor. So, please make the motion now so that I can approve your motion to cite in contempt. Yes, Mr. Chair. That's what I'm intending to do. I'll file a motion na cite in contempt, Colonel Ibañez. Ipakita po natin sa taong bayan, sa mga Pilipino, lang sa mga mahirap nating kababayan, na ang Senado ay patas. Na hindi porket malaking isda ka, aamu-amuin ka na namin dito, ibibibihin ka namin. Walang baby rito sa Senado. Pantay-pantay, mahirap mayaman, mataas ka man o mababa, pantay-pantay ang turing namin. Therefore, kung nakapag-cite in contempt kami na mga maliliit nating kababayan na nagsisinungaling, dapat yung mga malaking kababayan din natin nagsinungaling, ang pwede natin i-cite in contempt. Yeah. So be it a colonel or be it a janitor. So there is a motion from Senator Tulfo to cite in contempt Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibañez. Any objection? Your Honor, pinapangalawahan ko po ang cite of contempt. Tsaka gusto ko rin pong mag-file ng motion ng contempt din kay Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Yeah. So move, Mr. Chairman. Yeah. Before place on my table, first is the citing contempt of Arnulfo Ibañez. So I will decide this before I decide on the citing contempt of Sergeant Mayo. So there is a motion and it has been seconded by Senator Robin Hood Padilla. Any objection? There is no objection. So Sergeant, Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibañez is hereby cited in contempt before this committee. So ordered. Sergeant at Arms, mamaya na ninyo kukunin pagkatapos ng investigasyon. Dito lang muna. He stays here and afterwards, kulong nyo sa baba. And there's another motion from Senator Robin Hood Padilla to cite in contempt Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant Rodolfo Mayo is hereby placed in contempt. So ordered.
Sergeant at Arms, all you have to do, nakakulong mo ito ngayon, hindi tayo makipag-agawan ng physical custody niya with the BJMP dahil meron siyang kaso. I-monitor lang ninyo, kapag na-dismiss yung kanyang kaso at ito'y napawalang sala dahil due to technicality, alam kong i-exploit yan ng kanyang mga abogado yung technicality sa kanyang pagka-aristo. Dahil dito nga, lumabas na yung mga kapalpakan ngayon na ginagawa ng PDIG. Pag ito'y lumabas, coordinate niyo BJMP. Kapag lumabas si Sergeant Mayo, please, huwag ninyong i-release kaagad. You call up Sir General Angkan, our Sergeant at Arms sa Senado, para i-turn over yung custody sa kanya. As far as you are concerned, he is free as a bird. But as far as the Senate is concerned, his contempt order is still in effect. So we will have to take custody, physical custody, over Sergeant Mayo. Sabihan mo yung boss mo sa BJMP na huwag niyong i-release yan kapag may order na yung korte na dismiss yung kaso. Call up Sergeant at Arms at kukunin namin yan. Okay? Thank you. Mr. Chair. Yes. Natutuwa si Mayo. Kasi sa BJMP, walang electric pa nga dito, aircon. O, di ba? Saka aircon ka, Sergeant Mayo, tapos masarap ang pagkain dito. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Chairman? Yes, go ahead, Chairman. Opo, gusto ko lamang pong sundan. Ginoong tagapangulo, nais ko pong ipahayag ang aking motion na i-withdraw naman ang contempt citation ko kay Police Captain Jonathan Susongko, sapagkat kahapon ay kasama natin siya, nakita ko yung kanyang hindi naman kooperasyon, kung hindi nakita ko at naramdaman ko na nasa kanya pa rin ang pagiging police chairman. Maraming salamat po. I so much, chairman. Thank you, yes, before I act on the motion, before acting on Senator Jinggo Estrada, you have before acting on the motion of Senator Robin Hood Padilla, may I know if Captain Susongko has already admitted or divulged the name of the informant? Not yet, Your Honor. Kaya nga, I am inclined to advise Senator Robin Hood Padilla that we will act on his motion later after we ask questions from Susongko. He should reveal first the identity of the informant before you act the motion of Senator Robin Hood, because I will object to that. Yes, I agree. And Senator Robin Hood Padilla is amenable to that. He agree with that. He is very much agreeable with your comment, Senator Jinggo Estrada. So, as long as he reveals the true identity of the informant, if he does not want to reveal, he must be kept in jail. Yes, Susongko, you answered the question of Senator Jinggo Estrada, so that I can act on the motion of Senator Rovir Padilla. If I'm not satisfied, your contempt order stays. Your Honor, as I have told yesterday that regarding dun sa circumstances ng Your Honor, I think that the information regarding that is the information, sir, regarding the informant, sir, I have already told to the good senator, Your Honor, and may sinabi ka sa akin. Sino ang sinabi mo sa akin? Ano pangalan? Wala po, Your Honor. Oh, wala nga. So walang informant. None, Your Honor. Okay, so walang informant. So, naamin mo na ngayon na niluloko mo lang kami noon na meron kang kausap, pero there's no informant at all. Yes, Your Honor. Senator Jinggoy. I object to the motion of Senator Robin Hood to lift the contempt order against Susongko. Yeah, any comment? If you cannot reveal the true identity of the informant, you will rot in jail, I'm telling you. Yes, any comment, Senator Rufino Padilla? Are you amenable to that objection? Walang problema. Battle of the bigote ito eh. Hindi pwede maging battle of the bald. Ako lang isang bald dito. Sige, go ahead, Senator Rufino. Ano po,
tama lang po siguro yun, Chairman, kung hindi pa po siguro matanggap pa ni Senator Jinggo Estrada yung mga sagot ni Captain, pat bilang ako po kasama kahapon at nakita natin, naramdaman natin yung kanyang pagkapulis pa rin. Basta standing lang po yung aking motion hanggang makumbinsi po natin si Senator Jinggoy. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robinson Padilla, for your understanding. Thank you very much. It is very clear that this committee is one in purpose, one in direction. Ang direction natin dito is to find out the truth. So thank you, Senator Robinson Padilla. So there was an objection. The motion was overruled. For the meantime, the motion of Robinson Padilla is overruled. Abogado mo muna ako mamaya. Kausap. Thank you, Senator Robinson Padilla. Senator Tulfo? Yeah, Mr. Chair, pwede ba natin obligahin yung PNP na from now on kapag may ginagawang operation ang ating kapulisan ay pasutin sila ng body cam? That has been merong circular ng Supreme Court yan na kailangan meron silang body camera. In this case, bakit nga kayo walang body camera? Where's Ulunan? Domingo, bakit walang kayong body camera? Itong operation na ito. I will see kay Dulunan, sir. Ang alam ko lang po is sa 17 region regional offices namin, sir, is we only have one body cam each. Isa lang? Yes, sir. Di ba meron ng procurement? Sabi ko noon, ang priority ninyong bigyan dyan yung anti-drug operatives ninyo, like PDIG. Bakit? Will you answer this, Chief NP, General Acorda? Saan na yung procure ninyo na kukunti, kung kukunti man lang? Sabi ko, priority niyo yung anti-drug operations na lagyan. Yes, sir. Originally, mga 41,000 yung request natin, but ang na-procure natin is more or less 2,000 plus. But because of there was no further subsequent purchase in the succeeding years, way back, medyo matagal na yung last procurement. But even in the absence of this body-worn camera, sir, may inaalawang Supreme Court na specifications using other devices to record yung operations. Like, sir. Cellphone? Yes, sir. So in this case, General Domingo, may cellphones kayo na ginamit during the operation? Affirmative, Your Honor. Affirmative? Mr. So saan yung recording yan? I suppose it's with the court. With the court already? Or Kirill Ulunan. Okay, thank you. Senator Tulfo, go ahead. Kasi Mr. Chair, yung cellphone kayang i-manipulate yun eh. Kayang i-delete yun, kayang i-edit yun, maraming pwedeng gawin. Whereas dun sa body cam, hindi. So siguro kay General Acorda, sir, yung 2,000, sabi niyo po, mag-ilan po? 2,696, sure. So, dun sa 2,600, pwede ba i-alat natin yun sa mga operatiba na gumagawa ng anti-drug operations? Yes, sir. Actually, it was equitably distributed to operating units and in the different regions and some of our national support units. So let's make it a standard operating procedure, General, na hindi sila mag-operate ng anti-drugs pag wala ho silang suot na body cam. Lahat po ng operatiba from now on, hindi sila mag-operate pag wala silang suot na body cam, issued body cam by the PNP. Actually, this is a requirement, Your Honor. And as a matter of fact, we are encouraging, there is a protocol there na pag kulang ang camera, we can borrow from other units. Ilalagin lang doon kasi these are all recorded kung saan magagamit po yung camera, Your Honor. Well, dito sa nangyari, walang body cam, General. So, kapag halimbawa may operatiba na matigas pa ng ulo at hindi po nagsuot ng body cam sa kanilang ginawang bypass operation o raid, dapat po automatic may parusa. Ang pinakamababa po siguro is demotion. At pinaka-extreme ay si Baksa Servicio on the spot.
one strike policy. Is that okay, Mr. Chair? In suggestion ko? Yes, Senator Tulfo, Your Honor. I was reminded by my legal staff here that the Supreme Court is that a ruling or the Supreme Court rule covers only implementation or execution of judicial warrants like the warrant of arrest or search warrant. Pero in this case, ang ginawa nila bypass operation, hindi ito covered ng Supreme Court rule. So kaya nga meron tayong standing na body-worn camera bill na i-require talaga sila sa lahat ng kanilang anti-drug operations, dapat merong body-worn camera na ginagamit. So palargahin na natin yung mga bill natin. Meron, I think meron ka rin bill, di ba? Yes. So kaya ngayon sabay tayo na para mapabilis na yon, si General Acorda, Mr. Chair. Like, yes, Your Honor. Our legal in the PNP is telling some facts about the limitations in the use of cameras, especially on the type of operation. And I was told that bypass is one of the operations that somehow the use of body-worn cameras is not somehow, I don't know the word used, so it's not mandatory. Maybe I can call the legal right now to give light on this, because the use of body-worn cameras during bypass operation will compromise the operation because maybe it's bulky and the size. No, okay. Mr. Chair, is it, meron bang batas ngayon na kapag ikaw ay nag-raid sa isang drug den at may suot kang body cam, ikaw ay makakasuhan? I'm just wondering, Colonel General, do we have a law against anti-drugs operatives using body cam during raid sa mga drug den? I think so far there's none. Meron ba? Ikaw, abogado ka man ng PNP. Good morning, sir. We have this specific rule which is a Supreme Court circular and the Philippine National Police is observing this, sir. No. Just answer my question. Batas. Is it against the law na bawal magsuot ang isang operatiba ng PNP sa pag-grade sa isang drug den? Dahil kapag ginawa mo yan, mananagot ka sa batas na ito at ikaw ay makukulong. Wala pong ganung batas. Wala. So therefore, Chief PNP, pwede kang magpalabas ng memorandum circular na obligahin niyo po ang inyong mga operatiba na kapag gumawa na, pag nag-raid sa mga drug den, ay merong suot na body cam. Hindi naman pala against the law, hindi naman pala makukulong yung mga polis natin. Yes, sir. If I remember it right, with regards to the use of body-worn cameras, even bypass, na-encourage yan so as to support yung filing of case. But maybe we will come up with a better way of issuing that memo, sir, that with siguro yung mga use of discrete cameras para hindi naman mahirapan yung operatiba natin na mag-operate, especially in the bypass operations, Your Honor. Okay, kasi Your Honor, meron pala memorandum ang PNP circular 2018-009. Kasi po, siyempre sa bypass kailangan walang body cam dahil mahalata nga naman nung binabypass, makakapustit na. Dapat pagkatapos ng bypass, yung seconds after that bypass, yung mga backup na operatiba, yun yung mga naka-body cam para ma-monitor yung proseso kasama naman yung chain of custody. Kasi doon nagkakaroon ng lintikan eh. Diba? 5 minutes lang. Malingat lang ang lahat. Yung sa 5 minutes na yon, marami ng kilo ng shabu ang pwedeng ipuslit. So therefore, dapat yung mga backup na operatiba, yun po yung mga naka-body cam. Yung nagbabypass, hindi na kailangan ng body cam. Diba? And then seconds later, pag nagsenya si operatiba, okay, huli na, boom, papasok na itong mga operatiba na naka-body cam, full gear, di ba? Full battle gear kung kinakailangan.
Yes, sir. That will be part of our study in coming up with the additional protocols or SOPs for our operating units, Your Honor. Okay. So, okay po yun, sir, General. Okay.